So ayan guys, ang ating iba bike check oil. Napakalupit nito guys para sa presyo niya na 16,500 pesos. So kita nyo naman, naka 13 speed, remote lockout, hydraulic disc brake, all alloy. Kita nyo naman. Ayan. So iba bike check natin, silipin natin to guys. Hello guys, what's up? Welcome back sa aking YouTube channel. Guys, so nandito ako ngayon ulit sa MM Cruz Bicycle Trading. Dito yan sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan. Ayan, so magbabike check tayo ngayon guys ng isang napakalupit at napakatinding mountain bike. So first time kong nakita to guys, promise, malupit ito. Ayan o, Crosta X880. Ayan guys, so tingnan nyo naman o. So tara na, excited na ako i-bike check to. So ayan guys, ang ating iba bike check, ang Crosta X880. Guys, napakalupit nito sa presyo na babanggitin ko mamaya. Magugulat kayo guys, manlalaki ang mata ninyo. Wow, biglang ganun, no? Siyempre, ang isisimula natin ang bike check sa kanyang frame. So guys, ang tindig or sabi na natin ang astig ng kulay ng frame niya guys. So, matte gray na merong matte blue. Ayan guys, so, ganda, promise. Ayan, matte. Pag yung mga decals niya guys, pag kinapa mo, matte finish siya. So wala kang makakapang pag ano emboss o yung kapal nung mga design. So kumbaga sabi nga nila makines. Ayan oh. Halos wala akong nakakapa. Ayan. Then dun sa blue, ito meron. Syempre yung pagitan nung pintura yon. Ayan. Dito wala. Dito wala din. Dito wala, makikinis. Ayan. So hanggang taas, makinis siya guys. Matte finish. At smooth welding siya guys. So, ang smooth. Ayan o, sana smooth. Sana all ma-smooth. Ayan o. At internal cabling tayo. Ayan, dumidighay tayo. Isa rito. At isa rito. Pero may isang bakante dyan guys. Para yan sa FD. Kung sakaling gusto mo. Kasi naka 1x lang. Ayan. Ang ganda oh. At wala kang nakikita sa ilalim. Nakatago talaga. So internal cabling tayo 100%. Ayan. Siyempre kung may pinasok ka rito, dito may inilabas. So dalawa yung ipinasok mo sa down tube. So dalawa rin yung lalabas dito. Ito ngayon yung RD. Yung kable ng RD. Tapos ito yung kable ng preno sa likod. Ayan. Ganda nito guys. Promise. Ayan. That simula. Dito tayo ngayon. Sa head tube. Ang head tube niya guys, tapered Crosta. Ayan, tanggalin muna natin yung price para suspense mamaya. Ayan, magugulat kayo. Tapered na may logo ng Crosta. Parang ano yata to ah. Hindi ko malaman kung hayop ba to guys. Ayan oh. Ayan. Ganun din guys, wala akong makapa. Makinis. Sa ibabaw may nakalagay, don't judge by choices without understanding. Blah, 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 blah. Without understanding my ano to, reason. Ayan o. Don't judge my choice without understanding my reason. O yan. Basta huwag tayong judgmental. Ayan. Bawal ang judgmental. Tapos, mayroon ditong Crosta sa ibabaw. At aluminum T6061. So guys, aluminum alloy ang ating frame ha. Baka makonfuse kayo. Ayan. Size 29. Ayan. Smooth welding din dito sa ating seat tube. Sinukat ko ang seat tube niya kanina guys, 15.5. Kung hindi ako nagkakamali, yun ay small. Ayan. At dito merong Crosta. Ito guys, parang apple oh. Parang apple na may kagat, pero bilog lang siya. Yan oh. At sa ilalim, ganun pa rin. Meron siyang mga uod ng pagkaka-welding. At ito yung ating lalagyanan ng malamig na beer.
Ayan, mayroong Crosta. Masterpiece Technology. Yan, o, diba? At ito, ano to? Disc brake. Straight installation. Ayun, ewan ko kung ano yun. Diba? Ewan ko kung ano yun. Tapos dito, Crosta. May nakalagay dito, Cool. Cool F. Ayan, Cool F. Ayan, o, diba? Oh. At dito tayo ngayon sa chainstay. Ang lapad, guys. Ito ang una kong napansin, yung chainstay. Napakalapad niya. Yan, sobrang lapad. Tapos pakitid na dito. Yan. At yung ano niya, guys, yung pinaglalagyan ng dropout niya, napakasimple, oh. Napakasimple dito. At ang ating chainstay, bilog. Bilog ang ating chainstay na may bridge. Siyempre, lalagyanan niya ng tapalodo. At ang chainstay natin, meron din siyang lalagyanan ng tapalodo. O may bridge din siya rito. At yun, no, may stopper ng kable. Just in case gusto nyo maglagay ng FD. Clamp type ng FD na gagamitin nyo. Ayan. At dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Ayan guys, talaga namamangha ako sa mga parts na nandito. Hindi ako makapaniwala na ang ganito lang ang presyo ng bike na to. Ayan. So nag-iisa lang to guys. Pag napanood nyo to, puntahan nyo na kaagad. Baka maunahan pa kayo. Ayan. Kita nyo naman, remote lockout. Ayan o, kita. Sarap mag-gumamit nyan. Ito o. Sanay na tayong gumamit. Dati hindi tayo sanay gumamit yan eh. Ayan. So may remote lockout. Tapos, air fork. Kita nyo naman o, air fork. Talaga naman, hindi ako makapaniwala. O, dito. Dito nilalagyan ng hangin. Andyan ang air valve cover nyan. Alloy Lodi, ang kanyang crown. Ayan. Alloy Lodi, ang kanyang arc. Alloy Lodi, ang kanyang lower. Ayan o. At ang stanchion nya guys, sinungkat ko mula dito hanggang dito, 110 mm. Ayan, oh. At silapin natin, oh, silipin natin kung tapered din ba ang fork niya. Palagay ko, guys, tapered. Ayan. Palagay ko tapered, guys. Kasi mataba to. Ay, parang ano? Parang straight lang siya, guys. Dito kasi leto. Ayan. So, sana may rin makapag-comment na gamit na ganitong bike para makonfirm natin kung straight ba to or tapered. Ayan o. O, diba? Ang ganda o. O, at syempre, meron siyang goma dyan. Yan yung bounce indicator. Kung gaano ka bounce ang iyong fork. Air fork na tayo, guys. Single air to. Ayan, kung ako nagkakamali. At dito, merong sticker na Crosta. Yan, matte finish pa rin yung ating lower dito. Ang ganda. At syempre, warning. Ayan, nakalagay, warning. Downhill free ride. So wag tong gagamitin sa trail. Wag gagamitin sa downhill at sa free ride. Do not use for. Ayan, so ingat-ingat din tayo, guys. Ayan, ingat-ingat sa paggamit. Ayan. At syempre dito tayo sa hubs. Ang hubs niya, guys, alloy Lodi. Na wala akong makitang tatak, guys. Ayan, oh, tatak. Oh, wala, wala talaga, wala. Ayan. Quick release Lodi. Ayan, pati yung suspension fork natin, quick release. May cover siya na goma. Uy, silvering to, guys. Nasilip ko. Oh, talaga, promise. Hindi lang kita sa camera, guys. Silvering to, Lodi. Panalo sa presyo, guys. Alloy ang ating hubs. Bilangin natin ng TASBO. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating alloy na hubs. Siyempre, 32 pieces din ang ating spokes. At double wall alloy na rim. Ayan, double wall alloy na rim. Na may sticker na Crosta. Ayan, sticker lang to, guys. 20 millimeter. 20 millimeter ang ating double wall alloy rim. At ang gulong natin ay jumping hair. Ayan, tumatalon na hair. Ayan. At ang sukat ay 29 by 2.25. Pero lagay ko, guys, pwede to sa trail. Pero ingat-ingat lang kayo, guys, ha. Ito kasi yung spikes. Panglupa to, oh. Ayan, oh. Oh, panglupa. Panalo to, guys. Siyempre, dun tayo sa kabila agad din. Yung hubs niya din, guys, ay alloy. Alloy din yan, guys, na walang tatak. Bilangin natin yung dasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes din siya, guys. Quick release. Ayan. At pakinggan natin yung tunog ng ating hubs. Ayan, tunog may kaya na. Ayan, tunog may kaya yung hubs natin.
Palagay ko, ano to, 2 or 3 pulse. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan, bumasi lang tayo sa tunog. At bilangin natin ang speed ng ating cogs na ang tatak ay Sunshine Eze. Sunshine Eze. Isa, dalawa, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, tsa. So, 13 speed. Kita nyo naman guys, oh, 13 speed. Remote lockout ang ating air fork. Panalo to talaga guys. Ang ganda. 11 to 50. 11 to 50 ang ating cogs. Ayan, oh. At ang ating RD guys, kitang kita naman, walang daya, oh. L2AX. Wow, isa sa ano to, pinakamataas na L2 na model ng L2. L2AX. Ang ganda nito, guys. Ito 'yung aluminum to, 'yo. Kung hindi ako nagkakamali, aluminum 'yan, eh, no. Oh, ganda. At ang ating tension pulley, oversize. Ah, oversize 'yan. Ang guide pulley natin, oversize din, guys. Oversize din. Ang kadena natin, kumikinang-kinang dahil pa sa langis, oh, may langis-langis pa. Ano to? PYC. Ayan, no guys, PYC. Medyo ayaw lang mag-focus ng ating camera. Ayan, PYC. At ang ating crankset ay crank arm. May tatak na crosta din. Ayan, crosta, 1x, square tapered. Ayan, alloy ang ating crank arm, 170mm. Alloy ang ating chain ring na BCD 104, 34 teeth, CNC machine. Ayan, narrow wide. So, CNC para guys sa mga ano pa, CNC, ano yung machine yun? Machine ang naghulma rito. Ayan, square taper na. Ano to? Donglo? Donglo. Donglo ang tatak ng ating chainring. At dito tayo ngayon sa seat clamp. Ang seat clamp niya guys ay alloy lodi. Alloy. At ang ating seat post ay alloy lodi rin. 31.6 ang taba. 350 ang haba niyan guys, oh. Oh, ang ganda, oh. Promise. Meron siya rito ano, yung parang ano, grrr, yung sa kalsada sa NLEX. Bicycle standard. Ang ganda. Tapos ano siya, 2 bolt dito, oh. Yan. So mahirap ang malo-loaded to. Siguro ang malo-loaded lang ito, pero ang tibay nito, guys. Yan, kapit na kapit 'yan. At ang pedal natin, ball bearing. Halong plastic saka bakal. Ayan. At ang upuan natin, meron tatak na crosta. Ayan, oh. Ang ganda nito, guys. Pang racing-racing na to. Pang racing-racing ang upuan natin. Mahaba. Makapal yung foam para sa akin, guys. Makapal. Tapos may mababaw lang naman. Mababaw na mababaw lang na ano dito, kanal. So, dadaloy pa rin dyan ihi mo. Saka yung utot mo kahit pa paano. At ito guys yung ano niya, yung lapatan ng puwit niya. So ano din siya konti. Malapad ng konti to guys. Ayan, malapad ng konti. So swak na swak or lapad na lapad ang puwit mo rito. Tamang-tama to sa malalapad ang puwit. Yan lapad ng upuan niyo. At ito tayo ngayon, syempre hydraulic brakes at handlebar. Yung handlebar niya guys ay alloy, lodi pa rin. 740 guys. 740 yung ating alloy handlebar na may tatak na crosta. 70mm ang ating stem na may tatak din na crosta. Ayaw mag-focus, may dumana namang cheeks. Ang headset natin, ang head cap ay alloy din na may tatak na crosta. At ang spacer niya guys, ang dami, oh. Oh, 1, 2, 3, 4. So 4 na 2, ano to? 5mm. So, hindi ko maano kung 20mm ba to? 5, 10, 15, 20. Ayun, 20mm. Plastic na, ano ba tawag dito? Dust cover. Plastic na dust cover. Tapos yung handle grip niya, guys. Gomang-goma to talaga, guys. Gomang matigas. Ayan, gomang matigas. Ayan, oh, gomang matigas. So, sarap palitan na to ng silicone. At siyempre, ito yung hydraulic brakes niya guys. Gandang-ganda ako sa hydraulic brakes niya. Ang lupit, ang laki nito. Yan, guys, wala rin ako maanong tatak. Walang tatak sa lever. Wala rin tatak sa caliper. So, pakicomment na lang guys kung anong tatak nito. Yan, ganun din sa kabila guys. Wala rin ako makita.
Pero ang ganda nito, guys, promise. Siyempre, ang shifter niya ay L2AX na 13 speed to. Ayan. At ito, guys, para lang ma-share ko, itong shifter na to ay push-push lang. Ayan. Push-push. Hindi siya pwedeng pull dito. Ayan, no? Hindi siya pwedeng pull. Ayan. So, guys, yung para sa mga mag-L2 dyan, ha? Yung mga nagbabala, push-push. Again, bawal ang pull niyan. Ayan. At syempre, punta tayo sa kanyang rotor at caliper. So, ito yung guys na sinasabi ko sa inyo. Wala rin ako makita ng tatak ng ating brake, hydraulic brakes. Walang tatak yung lever sa kayong caliper. Ayan, naka-post mount ang ating hydraulic caliper. Paki-comment naman ako, guys, kung alam nyo kung anong brand yung ating hydraulic brakes. At ang ating rotor ay 160mm na 6 bolt type. Ayan, oh, 160mm. At syempre, sya kapila, ganun din. Ayan, post mount na hydraulic disc brake. Wala rin tatak. Pero meron sya ditong parang sa MT200, oh. Yung pang bleed dito. Nabi-bleed din sya rito. Ayan, 160mm na rotor. May nakalagay SF. Ayan, hindi yan special force, ah. Diba? At ito, guys, so meron ditong butas. So, pwede mo lagyan to ng ano? Stand siguro. Lalagyanan ng stand siguro to. Ayan. At ito yung kabila nung ano? Crankset. Ito yung crank arm niya. Square tapered. Cross tan. Lapad na ito, guys, oh. Ang lapad, oo. Oh. Diba? Oh. Ayan. Palagay ko, guys, wala na ako nakalimutan sa bike check. Silipin uli natin. Ang ganda nito, guys. Promise. Panalong panalo to sa presyo. So ayan, guys, ang ating bike check video ng napakalupit, guys, na panalong panalo. Thumbs up tayo dito na Crosta X880 13 speed. Ayan, kita nyo naman, L2AX. Meron siya remote lockout. Ayan, kita nyo naman, hydraulic disc brake, all alloy, ang tindi nito. One by siya, oh, guys, oh. Nagkakalaga nga pala to ng 16,500 pesos. Dito lang yan sa MM Cruise Bicycle Trading. So guys, meron dito lang meron sila ditong home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugan na bike. At meron din silang Lazada, guys, sa mga gustong bumili ng parts nila. Ayan, oh. So ilalagay ko na lang sa description ang kanilang Facebook link at ang kanilang Lazada link. Ayan, so yun, oh. Ganda, oh. Hanggang dito na lang ang ating video, guys. Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-comment na rin kayo, guys. Paki-comment naman kung alam ninyo kung anong brand ng ating hydraulic lever. Ayan, ang ganda nito, guys, promise. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Ayan, guys, road to 5,000 na tayo. Ayan, ganito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!